Magandang hapon sa lahat. The YouTube channel of the Fraternal Order of Beagles, Limbas Law Corner is back to render public service for our countrymen. Lalong-lalo na itong pagbahagi ng kaunting kaalaman namin sa larangan ng batas brought to you by the Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2. Okay. Topic. Blatter. Barangay Blatter. Actually, meron ng discussion nito. Pero medyo specific naman. Bakit ito naman yung topic? Isang lawyer, babae ito. Kung maaari daw, sasabihin ko rin, i-discuss ko kung ano ang gagawin kung ang isang barangay official or unit ayaw i-blatter yung isang insidente. Ayaw. Nangyayari yan. Siyempre nangyayari. Di, siyempre, kung ayaw mag-blatter ng tao, kausapin yung barangay chairman o yung punong barangay. Okay? Kung bakit hindi. Baka kasi kulang na ang papel nila. Uubos na yung papel. O kaya nandun naman yung barangay secretary din. Kausapin anong dahilan. Kung ayaw pa din, talagang masalimuot Ayaw pa din. Kung pupunta ka na sa higher ups, yung administrative procedure, ipapunta ka kay city or municipal mayor. Blatter lang. My goodness. Di bale, huwag mag-alala mga sambayan ng Pilipino. Kung hindi man talaga ibiniblatter yung isang pangyayari, isang krimen. Bakit? Yung blatter kasi, pagre-record lang naman niya ng incident. Kadalasan, mga crimes na naganap. Incident. Ngayon, hindi naman yan indispensable. Hindi naman na kailangan sa pagsampa ng kaso sa Office of the Prosecutor. May kabutihan nga lang kasi ibig sabihin, ni-report mo yung nangyayari. Medyo ikaw yung nauna nag-report. Pero kung sakaling ayaw, pwede pa namang magsampa ng kaso sa Office of the Prosecutor, criminal complaint, even without act. Barangay blatter or police blatter. Okay, attorney, intindihan ko, baka naka-experience ka na nito. Huwag kang mag-alala, naka-experience na rin ako niyan. Mga siguro 8 or 9 years ago o 10 years ago, matagal na. Nagpa-blatter din ako. Nilakad ko lang yung opisina ng barangay kasi malapit lang sa amin, about 500 meters. Ayaw i-blatter. Alam nyo, sabi sa akin, pang pulis lang po yan. Oh. Pero actually, napakaliit na incident yan ng isang krimen. Pang pulis. Ipupunta pa ba ako sa pulis na malayo-layo na yon, mga almost 2 kilometers na? Paano pagdating ko sa pulis, ginagawa din ito, pasensya na, ginagawa din ng pulis. Sasabihin din, pang barangay lang po yan. O, di ba balik ako sa barangay? So, anong ginawa ko? Huwag niyong tularan, ha? Depende sa pagkatao ninyo. Ako talaga nakapagsalita ng hindi maganda. Pero hindi maganda sa paningin niya, pero maganda sa kabutihan ng barangay na yon. Ang sabi ko, kaya itong kriminalidad sa barangay na ito, hindi maayos-ayos. Dahil blatter nga lang, hindi nyo gagawin. Paano kung mag-aresto na pala? Paano ang pagkasalita ko? I'm so sorry, pero sigaw. Sigaw talaga. Hindi siguro nataranta, sinabi siguro, sino itong unggoy na to? Ba't sinisigawan ako? Sige na lang po. Di, kuha na siya ng libro, 'di ba? Hardbound 'yon. Tanong agad, anong pangalan? Sinabi ko yung pangalan ko. Ang tanong agad, kaano-ano mo po yung ganitong tao?
Sabi ko, sir, sorry, ako yan. Naku, di nataranta. Inaasikaso ako ng todo. Huwag nang iparating sa ganong sitwasyon na yung tao palang pumunta sa inyo ay may kunting sinasabi. Huwag piliin. Kahit sino. Actually, hindi nga naman niya ako kilala eh. Kaya lang naman siya pumayag na i-record sa Blatter dahil yun yung sinabi ko. Hindi maganda pero maganda para sa kabutihan ng mamamayan ng barangay na yon. So, na-record na lang. So, attorney, at ito ulitin ko, attorney, ang remedy kasi ito yung topic talaga eh. Di, puntahan mo si barangay chairman. Pag wala, nandiyan naman yung barangay secretary. Baka ayaw i-record kasi wala na siguro silang papel o wala lang bullpen, ginagawa pa siguro. Eh, kung ano man ang dahilan, and eventually, with the mayor. Well, anyway, kung ang ginawa, okay, o ang pagtanggi ng taong yon pag-record, eh, hindi kagandahan, amounting to a crime, aba, siya mismo, yung taga-barangay na ito, na ayaw i-record, eh, ikasuhan mo sa office of the prosecutor. Hindi naman ito dadaan na sa lupon ng barangay because the crime committed was in the performance of his duty. Attorney, baka ikaw ang naka-experience dito o baka yung client mo. Pero yun ang remedy sa totoo. Kausapin mo na si barangay chairman, ayaw pa din, makarating pa kay city or municipal mayor. Okay, so maraming salamat sa lahat. Sana nakapaglingkod na naman ang Limbas Marangal Eagles Club ng Eastern Rizal Region 2 ng Antipolo City. Ba, binanggit ko yung Antipolo, baka naisip nyo, isa sa mga barangay yan sa Antipolo. Yes! Isa sa mga barangay sa Antipolo. Alright? Okay, sige, maraming salamat.